So, kumusta na daw yung ating mini sound system? Ayan, kung gumagana pa rin daw, kasi matagal kong hindi pinakita sa YouTube, eto, mag-update tayo. Ayan, as usual guys, gumagana pa rin. Medyo madalang kong gamitin kasi nga, blackout dito sa amin. Naririnig yung tunog na yon. Generator, ibig sabihin, walang kuryente. Yung nakikita nyo mga ilaw na yan, hybrid po yan, inverter po sa... Sa inverter po nanggagaling yan. So yan, susubukan natin ngayon pero hindi natin gagamitin yung ating solar power at yung gagamitin natin ay si Blue Yeti. At ngayon, makikita natin kung ano pa yung kaya niyang gawin. Kung ano pa yung kaya niyang pagganahin. Okay. So, dito kasi sa sub, sinisiksik ko lahat sa butas niya para hindi pasukin ng ano, hindi pasukin ng pusa, daga. Sinisiksik ko dito yung mga wire para walang papasukan at maayos. Gagamit tayo ng mixer na ganito kasi hindi siya tutugtog kung walang ganon. Yung amplifier kasi na pinili ko, wala siyang mga memory card, wala siyang bluetooth. Yan, mas maganda kasi plain. Yun kasi ang unang nasisira. Pagkatapos pag nasira na yun, marami ng butas, marami ng remedyo. So ito, plain na plain. Okay, powered speaker. Lalagay ko na lang po sa description nyo, ano. Unang mga vlog ko patungkol dito. Okay, set up natin. Ayan, nagsisimula yung ulan. So, kunin natin yung mga power cord dito. Importante mga pagpatugtog lang naman tayo at makita natin yung performance ni Blue Yeti pati. Ayan. So, eto, isang cord na to ay dito. Importante yung mahaba yung pupunta dun sa ano. Ayan, dito pala yan. Tapos, dito naman yan. Tapos, sasabi tong isa. Okay. Ito natin siya ilagay. Ulan na. Tapos, dito naman sa taas yung isa. Then, dito naman to. Short video lang to. Saksak natin dito. At saksak din. Nako, eto, yung problema. Kailangan ng adaptor. So, gagamit tayo ng extension na ganito kasi European yung plug. Tapos ito naman ay sasaksak na natin dito direct. Okay, yung input natin ay XLR yung PL yung gagamitin natin. Then ito pa yung mga cord. Ito. Pag gusto ko mag-music, eto, pwede lang kasi nga meron tayong power station. Tapos, kung ito lang yung gagamitin ko, kasi nga mahina lang naman yan eh, si Apex Pro ang ginagamit ko. Pero kung kasama pati sub, obligado, ito yung ginagamit ko. Then, sa sub naman, para ma-separate natin yung ano, yung tunog ng sub. Yun. Separate natin yung tunog ng sub at surround. Dito yan. Okay. Rush video lang to guys. Then, saksak na natin dito. Yun. Tingnan natin. On na natin si Blue Yeti. Okay. So, hindi na ako nag... Ano dito guys, nag battery test kasi nga dito nakikita naman dito yung status ng kanyang battery. Ayan yung estimated runtime niya.
So ano pa yung sense na i-ano natin yan, eh nakikita na nga lang dyan. Okay, ano natin dito, ano natin i-on yung mixer. Kasi pag inuna natin tomato, lalagabog siya pag nag-on. Okay. Wala, ba't ayaw mag-on? Ayaw mag-on. Yung ating, nabunot pala dito. Okay. Ayun. Okay, sagad na natin dito. Then, yung ating surround. On na natin din eh. Sagad na natin din eh. Patayin natin yung kanyang mga kung ano-ano dito. Yan. Sagad na. Okay. Left and right lang. Ayun. Mas maganda kasi ganitong setup. Ganito, sub lang. Nakapatay yung kanyang high frequency. Low lang yung ano, nilagay ko. Tapos nakapaning tayo. Okay, nakapan tayo sa right. Ibig sabihin, ito siya yung volume ng sub. Pero pwede na rin dito na volume ng left and right. Sagad na natin dyan. Okay. Hindi kasi maganda yung ginamit kong speaker. Kaya siya medyo talagang sumasayad. So para sa mga gustong ano, yung information about sa kanyang amplifier, lalagay ko na lang po sa description yung mga paunang video ko dyan. Okay. Sa surround naman tayo dito, may konting low dito pero mas lamang yung high. Ayan. Ba't siya mahina? Baka mahina yung ating volume din eh. Malakas naman. May problema na to. May problema na yung kanya potential. Kanyang estimated runtime, lalo kung ang music kasi iba-iba yung kain niya sa amplifier. May mga music na talagang matatapang kumain ng bass, matatapang kumain ng kuryente. So dito nagbabago-bago. Ayan. Kaya yung mga kagaya ni ano ni JBL, estimated runtime niya ay nasa 12 hours. Pero depende sa klase ng music at klase ng volume. So dito nagbabago-bago siya. Pero kung sagad-sagad dyan, kaya niya hanggang 4 na oras or 3 oras yung talagang sagad. Subukan natin ulit. Sigurado na tanggalin naman dito. Naglolos to eh. Bitin natin. Maluwag eh. Ayusin ko lang sandali. Yan. So may nahanap akong extension cord na kabilaan yung kanyang plug. Ginagamit ko sa genset. Iba'y nakuha ko. Ito pala. Sublay.
Okay, so ito. Maling nakuha ko. Ayan. Yan nga lang kasi magkakaroon ng konting drop dito kasi nga sa haba ng ano. Mas maganda kasi na yung extension cord, iwasan natin yung naglulup na ganyan kasi nagkakaroon siya ng effect. So ito mas magandang gamitin natin. Ayan. Pero ito yung ginagamit ko kapag nilalagay ko sa labas na pang sound. Okay, try natin ulit. Ayun oh. Hindi ako gumamit ng kahit anong klaseng mga NCS music dito sa YouTube kasi nga mahirap talagang ma-copyright. Nasubukan ko na minsan na copyright strike ako kaya hindi ko na pwedeng ulitin kasi nga ang lifespan lang ng YouTube channel natin dito sa YouTube, lahat, kahit sino ka pa, kahit na anong klaseng channel ka pa, gaano kalaki, 4 beses lang. Bale, na isang strike na ako, 3 strike na lang, wala na. So, hindi natin pwedeng ulit-ulitin yan. Mas maganda talaga na yung allowed lang ni YouTube na music yung gagawin natin. Kaya mahirap yung mag-reaction video tayo ulit. Kasi doon ako nadali. Na copyright strike. Ayan, 1 loss na. May 3 loss pa. Wala na. Hindi na tayo pwedeng gagawa ng ating account. Pwede tayo gaga ulit. Pero hindi na natin pangalan. So, napakahirap nun. Okay. Kaya hindi ako gumagamit ng mga NCS. Meron noon. Na-claim lahat. Lahat ng revenue, hindi sa akin napunta. Napunta dun sa rightful owner ng music. Kahit sabihin natin NCS yan, may panahon lang magpalit sila ng attribution, license to owner, lahat ng kikitain mo, mapupunta na sa kanila. Sana maintindihan po natin lahat. Ayan. Ganun po ang policy dito. Yung copyright owner. License to own. Wala tayong magagawa dun. Ganun ang policy. Okay. Kaya po nagka-loko-loko yung about sa selos nun. Pero naayos na yata. Ayan. Share revenue siguro dun. Okay. Ayan. Kahit sabihin natin na malakas yung ulan dito, pag ito yung ginamit ko na, solved na ako. Okay. Lahat pong ginagamit kong music na yan, kahit sabihin natin boring, at least kahit paano, safe yung channel natin. Ayan, kahit sabihin ang sarap-sarap ng music natin, kung na-copyright tayo, wala na.
Si Blue Yeti kasi kaya niyang i-handle yung mga biglang mga peak, yung kumbaga biglang bigat nung load niya, kagaya nito. Ang supply nito ay parang yung power supply ng mga welding machine. Yan, kahit sabihin natin na half bridge yung kanyang power supply, ang bigat niyan. Eh, paano na kung full bridge, mas mabigat na naman. Ang supply po nito, from positive 0 to negative, 150 yung power supply niya. Ayan. From 220, pinababa niya hanggang 150, 0, 150. Equivalent to 300, parang pinataas pa niya. Yun po, kahit sabihin natin maliit yung amplifier, pero mabigat siyang bumigay ng ano, ng sounds. Sa tingin ko, kaya nitong i-handle hanggang 18 inches yung amplifier niya. Eto. Kaya niyang i-handle. Etong ganito kasing, ayun o, mainit na siya. Itong klaseng speaker kasi na to, maliit yung kanyang voice coil. So, advice ko na lang, kung sakaling mag-DIY ka ng ganito, yun talagang live performance ang ano, speaker. Hindi ganito. Pang, ano to eh, pang car audio to eh. Hindi siya pwede. Pagtsagaan, pwede. Gaya ni Juan de la Sag. Wala pa akong budget eh. Tapos, siguro, basta magkaisip ako, babaguhin ko siya. Pero yung nasa taas, yung array natin, okay na yan. Satisfied na ako dyan. Malamang siguro, yan na lang dadagdagan natin. Ang gusto kasi ni Broadway, yan daw ang dudugtungan natin. Gagawa ng isa. Kaya lang, kung yan kasi, mapapasubo na naman ako sa budget. Eto. Ang malilibre lang ay yung speaker. E paano yung amplifier? Ayan, yung amplifier niya pang isahan lang eh. E di bibili ulit ako ng ganyan. E di wag na lang. Ang hamon ko sa kanila ito. Pero ayaw yata. E di wag. Okay lang. Okay. Di ko naman pinapromote si ano eh. Bahala kayo, gusto nyo. Eto nga, medyo garalgal na eh. Okay. Madalas ko siyang gamitin si mini speaker system eto sa Blue Yeti na to. Ayan, wala naman akong na-encounter na problema, hindi ko naman naranasan na nag-trip siya. Ayan, yun nga lang kasi yung ating sub nangangamoy kaya medyo hinihinaan ko. Pero nasa taas yung ating line array kasi nga pwede naman natin i-control yung kanyang tunog, pwede natin i-adjust yung kanyang bass. Pwede natin patunogin na parang pang bahay lang. Ginagamit ko ay si Apex Pro. Eto. Top.